Hello po. Ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumating po mga kapatid. Ako pong yung Lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko. At narito na naman tayo sa panibagong episode ng Talakayan with Cabernoc. So hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Cabernoc ng Flockbusters PH. Hello po. Magandang araw po, Cabernoc. Hello, Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Ano meron dyan, bro? Yes, Cabernoc, no? Merong isang nag-comment dito sa ating YouTube channel. Probably hindi niya alam kung ano yung gawain natin, ano? At medyo may hinanain siya. By the way, ang video na kanyang kinomentan is yung episode natin patungkol dito kay D.S. Arnold at yung palakulan, no, sa MCGI po. Yan, ginawa natin kasi yan ang reaction, mga kapatid. So, sabi dito nung isang, pasensya na po mga kapatid, nag-error yung YouTube. So hindi natin alam kung ano yung pangalan niya. Sabi dito, bakit mo kailangan gumawa ng YouTube channel para i-expose mo ang MCGI? Di ba good thing at natauhan ka? So it means nasa mabuting ka na ulit. Then if mabuti ka na at okay ka na, di ba dapat peaceful ka na? Sa palagay mo bang mapayapa yung ginagawa mo? Lumalabas na bitter ka. Parang trabaho yan. Kapag ayaw mo na, aalis ka na. Never to look them back or discuss them at all. Pero ano ginagawa mo? Ginagamit mo yung maling relihiyon mo para magkapera ka. You fool yourself. Bakit di ka manalangin sa Diyos na kinikilala mo na baguhin sila? Ikaw, you don't have the power to do that. To change them. Kasi kung mabuti kayong tao, hindi nyo gagawin yan. Ayan po, Cabernoc, yung kanyang sinabi po, no? Ayan, so yan yung comment ng isang nag-guilt trip. Nag-guilt naman yan. Oy, falasyan. Oy, totoo. Yes. Kung sino man ito, falasyos argument yung sinasabi mo. Ha? Mali yan. Mm-hmm. Ano yan, red herring falasy yan. Eh. O, ngayon, sige, sasagutin na natin. Basahin natin yung unang Juan 4:1, kapatid na Gabriel, para matauhan ito. Mali-malik eh. Mali yung sinasabi mo eh. O, basahin natin, kapatid na Gabriel. Opo, ito po yung nakasulat po. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanglibutan. O, diba? Klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Pinapasubok nga yung mga espiritu. Kailangan talaga natin, kapatid na Gabriel, na subukin. So kung may aral silang ganito, eh susubukan natin kung tama. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? O ngayon, eh paano naman kung yung aral eh mali-mali? Basahin natin yung 1:8 ng Galacia, kapatid na Gabriel. Anong sabi? O, ito naman po nakasulat ha, 1:8 ng Galacia. Ngunit kung kami mismo o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng isang ebanghelyong taliwas sa ipinangaral na namin sa inyo, sumpain nawa siya. O, diba? Napakaliwanag. Eh, sinusumpa pala yung mangaral na nagdadala ng maling aral, taliwas pa sa aral ng Iglesia, kapatid na Gabriel. O ngayon, eh, ano bang gagawin? Manahimik na lang ba tayo kung may aral na mali? Basahin natin ang ikalawang Timoteo 4:2, kapatid na Gabriel. Pakibas. O, ito po. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Tumawata ka. Sumaway ka. Mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. O, di ba? Ngayon, sasabihan mo kami na dapat hindi na kanyan ang gagawin. Hindi na i-expose yung mali ng naniman mo o yung MCGI. Hindi pwede yun. Mali yan. Kaya nga ginagawa nga namin yan para sa mga Katoliko na hindi na sila aanib sa MCGI. Yan yung layunin natin. Hindi naman tayo, ano, hindi naman natin ginagawa ito para sa mga MCGI. Nalilipat na rin sila sa Katoliko. Walang ganun. Yung ating goal dito, kapatid na Gabriel, para sa mga Katoliko. Diba? Sa mga Katoliko na mas maging matibay pa ang kanilang pananampalataya. Ganon yes. yun. Yes. Yes. Kaya, yes. Yes. Kaya itong nag-comment na ito, ano ito eh, fallacious argument yung sinasabi mo. Red herring yan. Ako, nilulok. Akala mo, madadala mo kami sa paninindak mo o di pa caps lock ka pang nalalaman? Diba? Yes, yes, Cabernoc. Actually, putol pa nga yung sinabi niya dyan eh. May sinabi pa nga siya dyan na, ano eh, tanggalin ko ha. Ayan, no? Loser daw tayo. Loser. Mali pa kayo, parang mali pa nga yung spelling ng loser niya eh. Ayan. Anyway. Ikaw at,
Brother Gabriel, siya ata yung loser. Mali yung spelling ng loser. Diba? Yun nga eh. Mauna ko, yun nga, ikaw yung loser. Eh. Probably, yes, yes. Probably MCGI to. Malakas ang kutob ko, MCGI to. Kasi ganyan na ganyan sila kaburnok eh. Alam mo yung mga katwira nilang ano, baluktot ba? Ang ginagawa pa nga nila, naalala ko pa nga nun eh, tinuruan sila ni Daniel Rason Caburno. Alam mo kung ano yung bago nilang style para tawag doon, hindi na sila i-expose or pag in-expose sila, eh, tumigil na tayo sa pag-expose. Sinasabi nila, eh, sana ika, kung mali ako o kung mali kami, no? Eh tama ka. Ayan, yun yung una. Next naman, eh kung mali pala itong inaanibang ko, saan mo ko dadalhin? Ayan. Ganyan yung mga katwira nila, Caburno. Eh, sa akin po, mga kapatid, ako wala akong ganong paninindigan, ano? Hindi ako naninindigan sa mga ganong walang kakwenta-kwentang bagay. Alam nyo po yan, mga kapatid. Kaya po sa amin ni Caburno, bonus na lang po talaga kapag may MCGI na nagbabalik loob or INC na nagbabalik loob. Kasi ang main purpose namin, kahit po sa Factbusters PH, is to inform, mga kapatid, yung mga kapatid nating Katoliko para sa Katoliko, hindi para sa kanila. So kung iniisip ng mga MCGI, eh aakayin ko sila pabalik dito sa simbahan Katolika. Naku po, wala po ako pakialam sa kanila, no? Yung iniisip ng mga MCGI na yan. Eh di hamak nga na mas may respeto pa ako sa mga ano eh, sa mga atheist or dun sa agnostic na dating MCGI, kasi sila open-minded eh. Kahit papaano open-minded yun eh. Eh, yung mga MCGI, ay, may Diyos ko, no? Pero tingnan nyo yung pinagpag-uugali, mga pangangatwiran, baluktot na baluktot. At ito pa, mga kapatid, bakit ganito yung paninindiga namin dito, no? Para sa inyo po, mga kapatid na Katoliko, simple lang, tingnan nyo po itong napakagandang sinabi ng isa sa ating butihing santo. Ayan, si St. Bernadette Sobirus. O, sabi niya dito, "When tempted to argue, recall these wise words," sabi niya. Ano daw yun? "My job is to inform, not to convince." Ayan. So, nagkakatikisim kami dito, nangangaral kami dito, ini-expose namin yung mga baluktot na aral na paninira sa Simbahang Katolika to inform na po lahat-lahat, no? Especially yung mga kapatid nating Katoliko. So, kung hindi sila maniniwala sa information na pinoprovide natin, syempre kasama ng kulto doon, ano, especially para sa mga kulto, eh hindi na po namin yun yung goal. Kasi ang goal namin dito is maipakalat namin yung katotohanan. Now, eh doon sa sinabi niya na bakit ano daw, nasa mabuti na daw ako. Bakit? Ano si San Pablo? Eh si San Pablo eh nakipagtalastasan pa yun sa mga Greco-Hudyo eh. Mga Hudyo yun, dati niyang kasamahan yun. Take note, si San Pablo po ay isa pong Pariseo. Iniwan niya po, mga kapatid, yung pananampalatayang Judaism para sa pananampalatayang Christianism o pagiging Kristiyano. De kung ganun lang din pala, sana din na nangaral si ano, San Pablo. Di ba, mga kapatid? Sana hindi na siya nakipagtalastasan. Sana hindi na siya nakipagdebate si San Pablo. Eh bakit? Eh nasa mabuting kalagayan na pala sa kunin natin yung argumento na itong probably MCGI enabler, ano? Na dapat manahimik na lang pala ako, na dapat ipagdasal na lang pala. Mga kapatid, hindi po ba sa mga ipagdasal lang kaaway? Utos po yun ni Kristo. Pero utos din ni Kristo na ibigin yung kaaway. At ang isa sa pag-ibig sa kaaway, yung meron kang ginagawa, hindi nananalangin lang, no? Pero, mga kapatid, ang goal natin dito, hindi lang yung para sa kaaway, kundi yung pagkalinga sa nandun mismo sa sariling sambahayan o dun sa may iglesia, yung kaanig mismo dito sa iglesia ang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Yun yung pinaka-main goal. Kaya tignan nyo po, mga kapatid, may mga nag-chat sa akin, nagpapasalamat sa akin, mga kapatid, kasi nalaman nila na ganyan pala sa MCGI, hindi na tumuloy. Nalaman nila, nakarelate sila dun sa sinasabi ko, na napakaraming abuloyan dyan sa MCGI. Na totoo nga, dyan sa MCGI, na walang pilitan, totoo yun, walang pilitan, pero may konsensyahan. O may mga nagchat sa akin. Merong mga nagchat sa akin, mga kapatid nating Katoliko, may asawang MCGI, sakit ng ulo. Anong papalusot ng MCGI doon? Hindi ikatotong MCGI yon, kalokohan yon, panati kung ang MCGI. Eh. Matakin mo eh, kapag may family bonding eh, pababayaan yung pamilya niya, dadalo mag-isa dun sa lokal. Pag-ibig daw yun sa Diyos, eh buti sana kung totoong aral nga ng Diyos yung pakikinggan.
And pakikinggan mo pa ulit-ulit, walang sustansya, no? Buti pa yung lugaw, kahit pa paano may sustansya, pero yung pinagsasabi doon, paulit-ulit lang, nagbasa kunwari ng Biblia, pero mali din naman yung konteksto. Oh. Nagbabasa ng Biblia, pero pangit naman yung pinapangaral. O halimbawa, yung debating walang kibuan. Oh. Yung mga babae, walang karapatang tumanggi. Tingnan mo yung mga aral na yon. Yan ba yung ikaka-bitter ko? I'm very sorry to say, hindi po ako bitter, no? At kung iniisip mo na sa ginagawa ko na to, hindi po peaceful ang aking buhay. I'm very sorry to say po, peaceful ang aking buhay. The mere fact na lumayas ako dyan, at the mere fact na ginagawa ko ito, peaceful po ang aking buhay. Kaso nga lang, mga kapatid, kaya ninais ko po na hindi manahimik at patuloy silang i-expose kahit na dati pa po akong kaanib doon. Kasi mga kapatid, marami tayong mga Katoliko. Fact yun, mga kapatid. That's the fact. Yung mga sulpot na yun na gaya ng MCGI na yan, ewan ko kung gaano karami yan. Baka wala pa nga 10 million siguro yan. Wala pa yan sa 1% ng population siguro ng Pilipinas yung dami ng MCGI. Pero number one na binibiktima niyan, mga kapatid nating Katoliko. Diba? May nai-inform ako. Meron akong mga Katoliko na ko-convince. Next, yung mga may kamag-anak na MCGI, na Katoliko. May mga nag-chat sa akin, mga kapatid. Tulad yan, may isang nag-chat sa akin yung isang asawa niya, ha? Asawa niya, MCGI. Handang makipaghiwalay dun sa may asawa niya na Katoliko. Tapos ang gusto pang gawin ng lalaki na yon, kasi nga komo siya, panatikong panatiko, gusto niya pang kunin yung anak niya kasi ayaw niya daw mabautismuhan yung bata pa lang yung babae, dun sa Katoliko. Dapat dun sa MCGI. Kalokohan yun, mga kapatid Kalokohan po yun. Meron pang isa pa. Yung isa sa mga kapatid din natin to na Katoliko. Yung kuya niya. Kapatid niya mismo. Alam niyo po kung ano yung kapatid niya po. May asawa yon na Katoliko. Komo napakinggan yung aral ni Soriano, mga kapatid. Iniwan niya yung asawa niya. Kasal sila sa simbahang Katoliko. Sinamahan niya yung kabit niya. Kinasal nila, ngayon sila dun sa MCGI, nagsasama silang dalawa. Tignan mo, promotor pa ng pawalanggaan yung MCGI na yan, mga kapatid. Anong dahilan ni Soriano? Bakit na dumihan yung utak nung kapatid nating Katoliko dati na naging MCGI? Anong dahilan ni Soriano? Kasi hindi naman daw legit yung kasal ng Iglesia Katolika. Tahasang kasinungalingan niyan, kawalanggaan niyan mas pipiliin ko na nababasa ko, mag-almusal ako ng mga bash ng mga MCGI na panatiko. Mas pipiliin ko nang maging ganun. Kesa naman na nananahimik ako habang nakikita ko, may nasasaksihan ako, may mga nare-receive ako mga messages, nagpi-PM sa akin, na nag-o-open up ng kanilang buhay, na nahihirapan sila kasi may kamag-anak silang MCGI. Yun po ang layunin ko po dito. At hindi po ako loser, marami akong nako-convince na mga kapatid kong Katoliko, wala ko pakialam sa panatikong MCGI. So, the mere fact na magawa ko yun, for me, it's a win-win situation. Na-inform ko sila, which is yun yung goal ko, and then na-convince naman sila, lalong tumibay pang Katoliko. It's a win-win situation, di ba? Yun naman yung goal ko . Halimbawa, kay Kaburnok ng Factbusters PH, in-expose namin si Kibuloy, may 200 na kataong nanonood ng live. By the way, Kaburnok, congratulations, ang ganda ng episode kahapon, ha? Maraming salamat. Di ba? Na-inform namin yung mga kapatid namin Katoliko, ganito kawalang niya si Kibuloy. Ito yung mga ginawa niya sa biktima niya. O hindi ba naging win-win situation? Bakit? Hindi kami nanahimik ni Kaburnok, no? Sinabi namin, ganito nangyayari dyan kila Kibuloy. Mali yung aral ni Kibuloy. O di tumiba yung mga kapatid nating Katoliko. Wala kami pakialam sa panatiko ni Kibuloy. Naniniwala yung na Diyos si Kibuloy . Doon pakiramdam nila, dadaan kaluluwa nila doon. Wala kami pakialam ni Kaburnok doon. Ang pakialam namin, kayo pong mga Katoliko. So loser ba kami? Bitter ba kami? Definitely hindi po, no? Ito po ay isa sa sakripisyong ginagawa namin. At normal na po sa amin ito makakuha ng ganitong bash. Pero alam namin sa puso namin, at the end of the day, the mere fact na may Katolikong na-convince, the mere fact na may Katolikong lalong nagtumibay dito sa Iglesia Katolika, isang malaking salamat sa Diyos. Isang malaking papuri sa Panginoon at pagdarakila. At kahit pa paano kami ay nakatutugon dito sa
aming gawain. I hope sana naintindihan niyo po mga kapatid kong Katoliko, no? Hindi kami titigil sa pag-inform, pangangaral, no? At pagkakatesismo sa mga kapatid nating Katoliko. Maraming maraming salamat po sa Diyos, mga kapatid. Muli po, ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ng Karunungang Katoliko. Together with my partner, Tabornok ng Pathbusters PH, inatanawa po tayong parati ng ating Panginoon.